kulto sa Surigao del Norte na nambibiktima raw ng mga bata't menor de edad, iimbestigahan na ng Senado. Umaalingaw-ngaw ang sigaw ng daan-daang miyembro ng SBSI o ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Na color-coded pa ang mga damit sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Ito'y matapos silang makatanggap ng imbitasyon mula sa Senado para imbestigahan ang di umano paglabag sa ilang karapatang pantao ng kanilang grupo at ang paratang sa kanila bilang isang kulto. Buong puwersa nilang ipinakita ang kanilang pagsuporta sa kanilang lider, si J. Renz Quilario, na mas kilala sa tawag na Senyor Aguila. Na sa pagtitipong yon, tila nanikip pa ang dibdib. Hindi kami papayag, sir, na bigla lang kami nilang paalisin dito. Wala silang ebidensya sa amin. Nasasagdan po talaga kami kung bakit nagkaganito. Kasi wala po kaming ginagawa ditong masama. Ang mahigit 5,000 miyembro ng SBSI na nasa Sitio Kapihan, karamihan mga profesional katulad ng mga teacher, pulis at empleyado ng gobyerno na hikayat na umakyat ng bundok. The magnitude 5.9 na rindol ang ilang bahagi ng Surigao del Norte. Matapos yanigin ng magnitude 5.9 na lindol ang bayan ng Socorro taong 2019. Lahat kaming nag-mass resignation. Umakyat kami ng bundok. Sa pangako ng di umano, isang bagong paraiso, namuhay sila sa tuktok ng bundok. Nangako ni Senyor, kami daw ay makapunta sa langit. Ito yun po yung sinisik and taaming utak panahon yun na siya talaga ay Diyos. Dito, may sarili silang mga bahay, pamilihan, istasyon ng radyo, at meron pang cultural center. Pero ayon sa ilang miyembro, ang ipinangakong paraiso naging bangungot. Kaya labis-labis ang pasisisi ko na bakit pa ba ako nagtagal doon? Lahat ng mga bata dapat may ginagawa. Pupunta sila ng barracks, halos lahat walang makain. Yung mga tao doon, kayod kalabaw ba? Lahat ng kinikita ng tao, kinokoleksyon niya. Sinabihan niyo po ako na pwede mo na yan galawin, rape mo na yan kasi asawa mo na yan eh. At ang pinaka nakababahala rito, di umano, inabuso kahit pa ang mga bata't menor de edad. Kilala ko po talaga, ma'am, kung sino yung nakaunang 12 years old na kinasal niya doon. Hindi yan totoo, ma'am. Puro po yan mga haka-haka. Yung lahat ng mga allegations, we vehemently deny. Kasi hindi yan totoo, fabricated yan. Bakit dinideny? Bakit kami yung parang sinasabihan na nang nag-creation lang kami ng mga salita na hindi naman totoo? Pero sa linggong ito, may mga lumabas na bagong ebidensya at video na patunay di umano na ang SBSI isang kulto. Nariyang pinapagulong daw sa training ground ang mga menor de edad para maagang sanayin sa pagsusundalo. Sa pilitang pinagtatrabaho ang mga bata. At puwersahan din ang ilang menor de edad na paghalikin sa mga pagtitipon. Sa muling pagbabalik ng aming team sa Surigao, may mga bago ring revelasyon. Yung binigay sa akin ng mapapangasawa ko, even though ex ko po yun, may kinakasama na po siya, may anak sila. Nagbaba ako noong March 6, 2023 kasi mahirap doon, wala kaming trabaho. March 29, nakatanggap na ako ng tawag galing ng Kapihan. Ay, yung asawa mo ay pinipilit ni Senyor Aguila na ipakasal ng ibang babae. Ang punot dulo ng issue ay ang child sexual abuse. Walang bahala sa karapatan ng mga kababaihan at ng aming mga pamilya. Si J. Renz ay pinatawag sa Senado, kaya siya ang dapat pumunta sa Senado. Nitong Webes, mula Socorro,
lumipad pa Maynila ang grupo ni Senyor Aguila para humarap sa Senado. Gusto kong tawagin yung ating mga child victim survivors. Isa sa mga tumistigo laban sa SBSI, ang 15 anyos na si alias Jane, na sapilitan daw ipinakasal ni Senyor Aguila noon lamang nakaraang taon. Ilang taon naman yung asawa mo? 19 ngayon. 19 ngayon. 18. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Mayingon si Senyor Aguila nga, ikaw baji, ikaw laki ka mo. Mayingon si Jada, pagkahuman ana, dili man mi maka, dili kay ingnon man mi nila makasa mi ug mobalibad kay Ginoo nagay kuno nang ni Paris. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ija mi ipakis sa among ni Paris, ni among permahan nga mamatood nga yung subot mi. Pagkahuman sa among kasal, kailangan magdog mi ana. Paule, moingon sila nga, kailangan imuna ng kwaon na imong asawa kay authorized na imong kwaon kay Minjo naman mo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan na among tulok ka adlaw, di may makuha ngayon mi ka Diyos. Bakit gustong-gusto mong mag-sex yung mag-asawa? Bata, 12 years old, pipilitin mo makipag-sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan. Hindi po yan totoo, sir. Hindi yan totoo, Your Honor. Isiniwalat din ni Jane na kahit siya, minsan na rin di manong niyayang makipagtalik ni Senyor Aguila mismo. Iyak ko yung sugon. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kung ingon-ingon na dyan nga. Sige, ha? Sugot na diha kay biskay ingon na ng kuhan kay Ginoo na ng ingon ni mo. Sa paggabay ng DSWD, humarap din sa imbestigasyon ng Senado ang pinakabatang testigo, ang 12 anyos ngayong si alias Renz, na hindi lang daw pinagtrabaho sa sityo. 10 ng iba pang mga menor de edad. Maaga rin daw silang sinanay humawak ng baril na parang mga sundalo. Takot may kuhaan buhangin. Yet in Dutch. Pinapakuha kayo ng buhangin? Oo. Para saan? Para sa among barracks. Sinabi mo doon, nakita mo mismo ang mga sako-sakong mga armas. Pekeng armas ba yon, Renz? Hindi. Nagsushooting daw kami na parang nagmi-military training. Mga props lang yon. Yung mga dalang armas dyan ay totoo ba yan o peke ba yan na gawang kahoy lang? Totoo po, ma'am. Yung mga baril na nakikita natin sa post sa Facebook na ginagamit o noon ay ginawa namin para sa isa pong preparation for making of short film. Gawa sa kahoy po lahat yan. Definitely, we can say that hindi yan gawa ng wood. Para talagang private army kasi long firearms, naka-combat uniform. Kapag hindi raw sila sumunod sa mga utos ni Senyor Aguila, ang mga bata, di mano, pinaparusahan. So sa halip na roleta na meron kang maipapanalo, roleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Matalijok sa jawag, asan imong mutugdang ang imong makuha na nag mga masimasi, jogging, restricted sa paksol. Nakatikim ka ng paddle? Oo. Sa lubot ka ng kahoy nga, kanang mura dyan, pusil ganit nga taas, rifle. Dahil babad sa trabaho at pagsasanay ang mga bata sa sityo Kapihan, karamihan daw sa mga menor de edad nilang miyembro, hindi marunong magsulat at magbasa. 12 yung edad, hindi pagyabog-ibog-sulat. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Yung mga bata po doon ay hindi nakapag-aral. Talagang binawala nilang bumaba ang mga bata. 2019, massive dropout of learners from elementary high school. 800 plus yung learners na nag-dropout. Depensa naman ang SBSI. May sarili silang programang pang-edukasyon. Ang mga itinuturo nila ay galing yung sa deep curriculum. Pinadalhan kami ng mga visual aids, mga learning materials para sa mga bata. Yung mga teacher po ba na nagtuturo ay licensed teachers po? Mostly licensed teacher. There are few only not eligible. Ang ka-okay, ang kamabi-abihon, kanang giteacher, gitudloan dyan minidya para sa among future laging. Actually, domino effect yan. Na yung mga nangyayari daw nung childhood tayo, dala-dala natin hanggang pagtanda. So kung hindi pleasant ang experiences nung bata ka, magkaka-acquire ito ng mali-maling values na hindi acceptable ng society.
dahil sa trauma at di umano hindi makataong pagtrato sa kanila sa bundok, ang nasa mahigit 20 miyembro tumakas, kagaya ni Lovely. Ang gusto ko pong mangyari, mabilanggo po yung leader nila para makauwi na sila dito sa Patag, mabalik yung dating buhay po, ma'am. Kahit pa ang ilan sa mga kaanak ni Lovely na naiwan sa sityo, tutol sa kanyang desisyon. Isa raw sa ikinasama ng loob ni Lovely ang puwersahan daw na pagpapauwi sa kanilang ama sa sityo Kapihan na nooy may malubha ng sakit. Dinala ko siya sa Surigao, pina-check up ko siya. Tapos yung finding niya, kailangan niya talagang maopiran at ma-admit. Sinabihan ako, kunin kami kayo dyan. Namin kayo dyan sa Surigao. So kinuha na yung father ko, umiyak pa ako, ma'am, noon. Sabi ko sa mother ko, bakit gusto mong mamatay yung tatay ko? Bakit ayaw mong i-admit yung father ko? Gusto ko bang mabuhay yung ama ko, ma'am? Pero hindi talaga pinagbigyan ng nanay ko. Dinala nila ulit dun sa bundok. Tapos simula noon, hindi ko na nakita yung father ko, ma'am. Hanggang sa nabalitaan na lang daw ni Lovely na matay na ang kanyang ama. Alam niya po yung pagkikinan niya? Hindi po naman alam, ma'am. Hindi po sinabi ng mother ko, ng kapatid ko, yun po masakit, ma'am. Saan yung nilibing yung tatay niya? Sa cemeteryo. Cemeteryo kayo doon? Opo. Opo. Anong kinamatay noon? May sakit sa baga po, sir. Registered po ba yung cemeteryo kung saan sinabi niyo inilibing ang ama ni na Miss Lovely? Ang cemeteryo ng Barangay Siring is around 3 kilometers from our city. Tanong ko na, kadali naman po eh. Kadali naman sagutin yung tanong ko kung kaya po, registrado ba, hindi? Kaya po gusto pong paliwanag kung ano. Ay naku, kailangan mo pong paliwanag yung registrado. Doon ako nagalit kung sinabi ni Sinyo Aguila na sila daw yung nagpa-check up sa ama ko, nagpa-gamot. Napakasinungaling nila, hindi sila nagbigay kahit piso man lang. Nagsimulang bumaba last 2019, yung wala pong nagparehistro ng birth certificate ng mga bata. Wala pong nagpapakasal. Yung namatay po ang mga senior, may mga pensyonado, yun lang pong kanilang inirehistro. Dahil hindi kumbinsido sa mga paliwanag ng mga leader ng SBSI, sina Senator Bato de la Rosa at Senator Risa Ontiveros, ipinakontempt si Senyor Aguila at ang tatlo pa niyang mga kasama. Sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating victim survivors, meron po bang child marriages sa Kapihan? Wala po talaga, ma'am. Wala. Wala po, ma'am. I do not know anything about mayroong ganyan ang nangyari sa Kapihan. Senyor Aguila, Mr. Kilario. Hindi po. Hindi po nangyari. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. Is there any objection? Hearing none, the four aforesighted personalities are hereby cited in contempt. So ordered. Mananatili silang nakakulong sa isang quarter sa Senado hanggang magbaba ng utos kung kailan sila makalalabas. Bakit bias? Bakit walang nag-imbestiga dito at may findings na? Nananawagan po ako na sana po maging patas po yung mga hustisya po. Hindi naman kami magtatagal dito kung may mga hindi tamang ginagawa dito, sir. Sana din ganlan, Lord, na matauhan silang lahat. Ang ilang residente sa Socorro, ikinatuwa ang pagtutok ng Senado sa kaso. Kabilang na si Leticia na mismong tiyahin ni Senyor Aguila. Lahat ng nangyari na sinasabi sa ng mga tao na sa Senado, totoo yun, sir, lahat nangyari. Sige rin sa pagkakilala ko noon na mabait na bata yun, hindi ko talaga nangyari sa kanya. Para nagutan siguro na yung ginagawa niya, lalo-lalo sa mga bata. We recommend namin na magbigay kami ng financial assistance dito po sa mga victims. Makikipag-coordinate po kami sa Department of Social Worker and Development para masigurado yung welfare ng mga bata na nasa loob ng Kapihan at yung mga nandun sa Kalinga na nung municipal social work.
Careers Development Office. Makipag-ugnayan din po kami sa Department of Education para po doon sa pagbibigay ng access to education doon sa mga batang nandun. May tinatawag na delusion of grandeur. Ito ay parang false belief na mas superior ka sa karamihan. Ang common examples actually ng delusions of grandeur ay yung belief na may special relationship ka with a supernatural entity. At sila yung manifestation ni God dito sa mundo. Naniniwala na rin yung mga tao. Merong human trafficking doon. Merong violation ng early child marriage. Meron ding violation ng Republic Act 7610. Yung child abuse law. I think meron din ring serious illegal detention kasi matagal silang na-detain doon. Sa grupong ito, magkakaiba ang naging karanasan ng mga miyembro. Kaya tila magkakaiba rin ang kanilang ipinaglalaban. Sa pag-usad ng imbestigasyon sa Senado, sana manaig ang katarungan at katotohanan. So ordered. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.